Ang ganda rin eh. May possibility, no? Kasi okay pa rin. Hindi ko kasi nakita masyado si Heat sa PNK. Yan ang katotohanan. Kung kikilalanin ko si Heat, I would just put him on the show. Tapos, I would just force something na sideline. Kasi si Curtsy, hindi pa natin din kilala up to what extent yung running pool niya. So, baka possible din yun, PNK. Yep. The problem with PNK sideline is ang bagal na kanyang wave clear na hindi masyadong fit dun sa sideline na role. Although, bilang isang, sabihin na natin kapag nagkaroon ng teamfights, disregard the lane. Kapag nagkaroon ng teamfights, ang gusto ko dito sa Popolin Copa is meron siyang almost instant stun. Yeah. Dahil doon sa kanya first kill. Tapos mga combo pa with the pwede mo i-burn yung ult ka agad ni ano eh, Valier. That's right. Diba? And usually, ang Popolin Copa, nung MPL Season 5, going into MPL Season 6, nung off-season nga sinatawag natin, na outside ng MPL ng ating tournaments, traditionally ginagamit na counter ang Popol laban sa Ling kasi meron kang instant stun nga that you can follow it up with the traps, tapos meron kang panakap na pwede mong i-layer properly against the Ling, and it kind of makes it so na yung Valier natin, particularly din yung Harith, ay hindi magkakaroon ng magandang or at least hindi maging confident pag nagkaroon nga ng team fights. Yeah. I'm putting a bet na ano, hindi si Hit yung PNK yata dito. Hindi rin naman, malabo naman, he surely will go on the far side na eh, para dun sa running game natin. Anyway, sa mga manonood natin ngayon, again, this is our very first game. Ikalawang laban though, no? This is our very first series. Ikalawang laban ng ating unang series between BSB and Omega. 1-0 na nga po in favor of the Omega squad here. And they are set on getting another massive lead and accelerate yung puntos nila sa kanilang grupo. Kasi 3 points din eh. Pag nakuha mo yung 2-0, laking lamang. Badly needed na ngayon. Hindi lang yan ah. Parang this, dahil naglalaro sa same group, pwede nilang mapigilan yung pag-angat din nung katapat. And I think for BSB, more than anything else, kailangan din nilang kung hindi man sila kakakuha ng series victory, at least mapigilan nilang tumaas yung points nung kagulo nila. It's 2-1 man lang. At least, kasi it's really looking bad. It's the moment na mag-pull away ang points ng Signal Ultra against them, eliminating na agad yung factor that BSB will get nagiging the visible na si paring elimination doon. That's right. At alam mo yung pangit lang din sa elimination, hindi ka kasama ng playoffs. Rekten hanggang sa next season. Alam naman natin. I mean, I personally do not know kung ilan ba yung teams na matitira from this season at the next season. Mm-hmm. But historically, top 8 eh. Pag hindi ka nakasama ng playoffs, bukod sa malungkot dahil hindi kasama ng playoffs, hindi ka pala kasama. Even until next season, wala kang sure slot. Kailangan mo dumaan sa butas ng karayong. Oo, butas ng butas ng tama. As in, ganun ka... Qualifier teams, nakita nyo naman kung gano'n ka-intense at ka-seryoso. Yung qualifiers, di ba? Umabot hanggang ano, ibang bansa. Umabot hanggang ibang bansa. Qualifs natin. yung init ng qualifs natin nung tiningnan, mga tol. And there are actually some sentiments nga of maybe changing and increasing the slots for the MPL, even as nagkaroon tayo ng konting kwentuhan about it. And one of the things na napag-usapan natin is na medyo nag-lean tayo is on having a developmental league. Parang, well, gusto ko rin malaman actually sa chat ngayon, no? Habang nag-aantay tayo na magtungo yata sa ating game, because I think we have problems yata, malalaman na lang natin. But, yun lang gusto malaman sa chat, no? Panagayin nyo, would it work to have what is called to be a developmental league already for MPL? No? Like, food for thought lang para sa mga viewers natin, no? Hindi MPL, kundi parang siya yung ano, next, before MPL. Before MPL. Kumbaga, sabihin na natin meron kang 10 teams sa MPL. At yung mga nasa babay, top bottom 4, kabado sila. Kung nalang tapos na yung season, kabado sila kasi mababa sila sa developmental league. Matala, pag nasa developmental league ka naman, pag nag-top 4 ka doon or top 2 ka doon, sa imagine nyo merong isang parang MPL na haba ng liga, sabihin natin 1 month or 2 months before the actual MPL season. Oo. So para buong taon. Buong taon. Ano? Mobile Legends. Buong taon, may Shinbu. May... Magkaas para si Shinbu. Sa Mobile Legends. Kidding aside. Imagine nyo, 2 months, tapos may break, tapos... Oo, di ba? Yung off-season kasi natin, alam nyo naman, pag off-season, pag walang MPL, nagkakabaluan yung mga tao eh, kung ano-ano yung nangyayari, di ba? Kung ano na nangyayari. So, I think, what do you think, guys, di ba? What do you think about having
tournament yeah. during the off season. Sama niyo na rin sa sagot ninyo is kung ilan ba dapat ang natitira. Isa rin 'yon. So, gusto rin na I mean, napag-usapan na namin 'yan, na-discuss na rin naman 'yan. Pero guys, wala pong official na word about it. We just want to open up that kind of topics with you. I feel na maganda na hindi lang kayo basta nanonood, no, kundi mas gusto ko talaga yung habang nanonood napapaisip din, yeah. 'di ba? Oh. Because that is real involvement within the league. Yeah. And what would you rather watch, 'di ba? Parang ano bang gusto mo mapanood? Yung tipong qualifier na dalawa lang makakalagpas or isang qualifier na apat yung makakalagpas. Kasi ganun din yung parang gano'n ba ka-intense yung magiging mangyayari katulad ng nangyari this season. Mm. Will it be as intense if nagkaroon tayo nga ng apat na qualifiers? Mm. Di ba hindi rin naman? Kasi nakita natin yung usually kapag hindi ganun ka-high stakes, pag madaming pwede pumasok, parang nagtetend na mag-chillax sa mga teams. Yeah, may ganun din. So, nangyayari, I would give you something realistic scenario dito. Oh. No, na-observe ako sa ML community. Daming nag-oorganisa bago mag-qualifiers. Oh. Yung ilang linggo ba qualifiers? Dalawang linggo? Isang linggo? Isang linggo lang. Mga siguro 2 months or a month before the qualifiers, ang dami nag-organize ng team. Totally understandable. I'm not taking this against the team, no. I think it is a very natural response para doon sa running qualifiers natin. And after the qualifiers is done, when only out of those 1,000 teams those 1,000 teams got eliminated at dalawa lang yung napili, ano nangyayari doon sa ibang team? Sabihin man natin na doon sa natitirang mahigit 1,000 teams, kahit 100 lang doon, babaan pa natin, kahit 50, babaan pa natin, kahit 20 na teams lang yung organized. Uh-oh. That is still organized. Those are still people who dreamt, who have planned, di ba? Yep. Who have talked to people who spent time and effort in building those teams. Exactly, tapos, syempre, alam nila na they are forced to actually disband or rebrand the team or baguhin yung team, di ba? So, piling ko lang, no, parang maganda i-acknowledge yung effort na yun. Ng mga tao yun. Pero absolutely. Malalaman natin guys, we just want to open up the topic para sa inyo, para sa aming mga viewers. Eto na ang ating laban, BSB laban ng Omega. At 1-0 na nga po in favor of Omega. Let's see if this will be pushed to a game number 3 or will be sweeped in this game number 2. Oh, instead of BSB deciding now, sila naman ang magdidikta. Laban tayo, mirror mode. Oh, diba? Mirror mode mga kaibigan. Kasi kung pwedeng, kung ayaw nyo makipagsabayan, why not? Mirror nyo na lang. Pili ko, mainit ka agad. Oh, Wilson dito. Ayan ang sinasabi ko. Ibalik mo lang si Wilson sa mga, alam mo yun, kinalakihan niyang hero kanina. Exactly. Kanina naka-chow, tapos si Ana yung give him something that will make him shine. Back to basics. Basics. I like this. By the way, BSB, bukod sa ninakawan nila, tinira pa yung baby buff. And valid yun, by the way. Kasi nga naman, hindi magre-respond agad ang isang buff if hindi mo napatay si baby buff. Which is the statue, the chaser, if I'm not mistaken, yung tawag dun sa, basta yung mini serpent natin. Ganda pakinggan yung sinasabi mo, ulit ba? Baby buff. Baby buff, diba? Shoutout sa mga baby na buff dyan. Oh, naman, mga baby na buff dyan. walang masasarap pa sa isang taong sumusuporta. Oh, naman. Diba? All right, so of course, quite even pagdating dito sa ating running gold feed. The biggest mystery here is mali yung aking prediction. Hit did went for the PNK. Okay. At si Kurtz yung humawak talaga ng show. We have excited show dito. All right. Something familiar para kay Kurtz, one of the most skilled players out there. The MPL Season 5 also showed the nung naglalaro nga naman siya, and we can see now he is playing the show. And no tank setup para sa ating Omega. Pinaka-tank na nila dito is Balmond. Mm-hmm. And in a way, itong ating Popolin Kupa, that if he gets the Cursed Helmet, he's gonna be A-okay. Makulat din naman yung Wolf. Yeah. But the actual hero is not much. Yeah, yeah. And actually, the disruption is quite far kumpara sa isang Hilda talaga, no? And even actually Akufra sa kamay ni Hit dito. Nagkakaroon ako eh, pwede palang i-prioritize, priority pick din ng Omega yung Akufra dito na salip. Pero kasi Cho Akufra mas flex talaga. Cho Farsa mas flexible nga naman talaga kumpara sa Akufra Farsa na kung binang gagawin opener ng Omega. Farsa is a hero na parang wala yatang lineup na hindi siya shoot. Mm-hmm.
always want to first pick that Farsang. Right now, one of the best, if not the best, hero for the meta where we have. Yeah. Obviously, Selena is automatically banned. Can't let him judge him. You can see from a mile away that Ana will go down. Dun. Very wise use talaga dun ni, ano, no, ni, he's the moment na umikot. Oo. Yung ating expert. Alam mo yung bagal eh. Oo. After the last insanity. Yung kahit pumulong pa yan eh. Yung timing ng tumbling. Kahit pumulong pa yan eh. May natitira pang bala yung ano. Parang ano yan eh, skill ni Eugene yung Federer's like apat lang. Oo. Oh, so, oh. May natitira pa yun. Tapos, di ba? Oo nga pala. Di ba, normally, di mo magets yung bala ni Eugene eh. Dapat pare-parehas lang yung lakas ng apat eh. Pero yung last hit yung... Oo, oh, yung uli. Yung nakabuff eh. May drama parang eh. Granger, no? Parang Granger. Parang Granger. Alright, we gotta fight here down for the turtle. Nangalahat yung boy ni Kapwa. Na-secure naman ni Drix yun. Maganda ngayon. There's the feathered air strike pero walang makakuha ang strike onto the life dito ng BSB ang mga member ng Omega. I like that BSB is able to steal that away from Omega. Not only that, nakokontrol nila dito yung sarili ng buffs. Hindi sila nagpapadarag. Yes. Even with the aggressiveness of Omega, it's one thing that we real want to have from them. Lalong-lalong na gusto nila makabawi. Hindi lang sa series na to, but in MPL in general. Yeah. And as long as Drix is online, as long as no shutdown was done for the score, if he is enabled, that maganda. Remember na kung meron man pang huli kay Drix dito, it would be on the design. Papunta kaya. Chong, yes, may instant stun yung PNK, pero mas explosive at mas mahaba yung ano eh, yung lockdown ng ano eh, ng Chong. He's even able to defend sa may top lane. That also means na yung Omega naman, kahit pa hindi naman sila napag-invade, sila pa rin naman na may control sa sarili nila na lineup. They're still A-OK para kay HGC. Zero kills, zero deaths, pero okay lang. Toshi getting the cursed helmet now and there's the second kill para sa Omega. Yeah, magandang catch yun towards Wilson. Hindi yata nag-age ni Wilson or wala yata nakapagsabi sa kanya na may kasama na doon. Uh-oh. For sure. Feeling ko pwede sa rate ni Wilson na simula na naman ang isang invasion na magagaling mula dito sa mga taga-Omega. Actually, di ko nakita pero I think nakuha nga ng mga taga-kabila. It was of Hajizi securing his Uh-oh. Own buff. Yep, it was denied towards Drix. Nagsisimula na nga ba ang pang-aagaw ng Omega? So instead of getting yung first na invasion, nakakuha naman sila yung pangatlong round ng buffs natin. And sabi dito na Omega, sige, kunin yung turtle. Kunin namin yung orange buff, ay purple buff afterwards. Prior Toshi prioritizing using the ultimate para makapag-last hit dun. I really like that a lot. Tapos, Omega knows na wala pang retribution si Drix nung moment na yun. That's why all things lined up perfectly para sa Omega. At dahil dyan, meron silang lamang na 2K. Indeed. And actually, yung 2K na yan is manifested for the items din na napakita kanina. This is a massive objective na available na sa mapa natin. Turtle on the upper side. Alright. Omega, nakikita natin na pumapwesto na sila doon. And I can see BSB masyado mag-aalay yung mga members. Okay. Itap si Harith nga dito, not okay. Even in the vicinity. That's gonna be easy turtles para sa Omega. And no conversion, honestly. Normally, binibigay mo yung turtle kapag ano eh, may conversion eh, di ba? Pero ano yun, settle down? Ano yun, autopilot? Oo. Parang ayun yata yung nangyari. Wilson here, losing towards girls yet hindi maganda yun. Naako po. Kapag nakaka-solo kill na ang Cho dahil magiging malignant yan sa side lane. That is bad. Na 1-0-1 para sa ating Cho na may high and dry means that in the mid game nakakatakot talaga. You cannot be isolated. After man remember, kahit pa Harith ka, isang sipa lang nitong Cho na opo, wala yung kulit mo. Yeah, yeah. Bago ka makapaglapag ng Zaman Force, yung Zaman Force mo parang cruise na lang yun kasi pangkay ka na. Oo nga. Rest in pieces. Like, but traditionally, madami na nakikita mga teams, mga players, and even from Omega. Oh, oh sakit! Tapos yun, we are angry. Bye-bye. That it really hurts. It really hurts, man. Oh, man. Haze, nakikita yun. Guess lang yun, Haze. Alam niya eh. Magic worship, mga kaibigan. To go with, I believe, baka na Clock of Destiny, na itong si Hazen. That just means mahuli ka lang na isang beses. Mastan ka lang talaga. That was good by Ana. Pero they should be doing that for the wave clear. Rather, gusto nilang lumaban. Wala yata. Baka hindi gumana. Bumawi pa dito ang Omega. And I think that's it. That actually zones out the members of BSB after advancing. Okay, so that's all about burning your resources even just for defending for BSB. Ganun na kasi yung estado ng kanilang team ngayon. Hindi nila kaya lumaban. But at the same time, hindi sila pwede magpa-push. So, kailangan ginagawa talaga nila lahat para lang hindi matulak. But it seems like will not be enough dahil na-push pa rin sa mid.
using this Popolin Koopa, tapos meron ka pang Yisen Shin. Napakahirap. And you can see now the damage is real. Pagkaano na talaga, Wolf, pagka-outclass na rin, no? Oo. Kasi this is too much of a lead. Yung bigay na turtle kanina, no? May turtle take naman na nagawa doon sa may bandang taas. But this is so much of a lead here. We are now looking at a 5k gold lead. And Wilson is still willing to duel up with Curtis. That is clearly a lapse in judgment, I would dare say. You've given a one high and dry. High and dry. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi ko makita yung outplay. Malahabu yun, no? You will understand kung si Thams ay nakipag 1v2. Problem kasi with Thams is pag mas marami kayo, mas meron ng patay kasi may Cotter Inferno. Mali kasi Curtis, yung iso play niya, hinahabol niya si Wilson while still not being in range of the Cotter Inferno for a significant amount of time kaya hindi nakapag-heal up. This is a problem already. Thunderbolt now available, I believe, or hindi pa yata. Kailangan pumuso ng BSB dito kasi yun na lang talaga din yung sasalba sa kanila. Mga kaibigan, tingnan nyo naman, 7k on the gold lead. Hajizi here sitting at level 14 and 11 para kay Drix on Aharit that has a relatively nice early game. Yeah. Parang Wolf. How do we gauge that even? Kasi nasabi na natin na secure na rin buff. Ang ganda ng move ng BSB just to mirror yung invasion ng Omega. But unfortunately, kinulang din sila kinapos in the end. Parang meron silang plan B. Okay, sige, meron tayong plan A pala. Pero wala na tayong plan B to C or to Z. Kasi yun yung kailangan mo against a team like Omega. Kailangan prepared na prepared ka. Very good catch there. That is really nice. That stops any massive wave clear mula sa mga taga Omega dito. No, sa catch towards Haze. That's right. Still a massively pass Omega Omask now available para kita. I wonder kung ano yung mga napiling mga items dito ng ating mga teams. And knowing a tank Popolin Koopa, usually nagka-cursed helmet, pero okay din na Thunderbolt Rush. Para dito, no? Para dito sa ating PNK, ladies and gentlemen. 10 minutes para dito sa running game, mga tol. And ang katotohanan kaya rin naman talaga parang nag-slow down is because this is an inhibitor third push. Uh-huh. Hindi po ganun talaga kadali gawin yon. It's very tricky, lalo pa kung merong value yung kabila. May mga setup sila. Why burn, di ba? Why burn a lead just by forcing things when you can just wait out for the Lord? Ayun lang. Speaking of the Lord, yan na yung kinukuha ng Omega. Sobrang dali. Yeah. Ang problema, malabong makalaban dito yung BSB. Sa totoo lang, there's a lot of zone na pwede manggaling mula kay Haze. Forces out the ultimate mula kay Ana. Pwede sila lumaban. Actually, we are angry activated dito. Flame shot pinanggamit din. Pero hindi muna lalaban si AGZ. Bakit ganun? Parang pag pro yung gumamit ng flame shot, parang mas malayo kaysa sa normal. No. Parang pag hawak ni Haze, dapat hindi to aabot. Nevertheless, kidding aside, nakita natin Clock of Destiny and Wind and Lightning Truncheon for Haze. That means na makating na talaga. And you can see Popolin Koopa with the Thunderbolt Rush going for the O-Mask. Finished it already. Yeah. Samantala, DHS Blade of Despair. Big boy items na para kay Hajizi. Just 11 minutes in. Yeah. And even Toshi. No, you got the Brute Force Breastplate, di ba? Bloodlust Axe. Ang dami ng item. Sobrang bayad na. Ang dami ng sandata nitong Balmond natin. Parang mas mayaman yata kaysa kay ano eh, no? Oo nga eh, no? Parang... Mas mayaman nga kaysa kay GZ, no? May time na mas mayaman siya ng mga 10 pesos. Ang daming items eh. Gulat lang ako. Well, gumera na dito mga membro ngayon ng Omega. With the Lord, you can actually see the wave clear is not established here mula sa mga taga-BSB. Not because of the drop, but because of the execution. At mukhang i-execute na nga si Drix Dawn. Grabe, it really hurts yung binatong spell mula dito kay paring Haze. At nakikita mo na rin sa in the mid, it would be the destroyed inhib. There is a mini wave going for the bot at pwede pa rin yun ituloy mga tol. Oh, pero no. Ayan, they're just keeping their distance. Sumanap si Kapwa ng setup. Eto na. Yung setup na sa minions. Tapos siya yung tinadyakan pabalik. Having to use the flicker as well. Wala eh. Alam mo yung swag ka na dumating pero binasag ka kaagad ng tropa mo eh. As in, and now they could just have this Chichudog actually go for the turret. Buti na wala yung aso, yun ang maganda. Pero there's enough minion wave, yun lang ang problema. And that is the final inhibitor turret na kailangan patumbahin ng Omega. They can still freeze this and BSB can still stop the push, no?
Yun ang maganda dito. And even maybe kill someone. That's good. Maybe able to get courtesy. At meron din. Meron pa rin itong wolf. Nabang nandun naman sa Gelly si Toshi. And drop the axe towards Wilson para umuwi. And you can see now that even with a very good counter mula sa BSB dahil sa disparity na nakita natin sa gold, pinakamalaking deficit na yan, hindi rin nakakuha ng additional kills. Like yung Toshi, tagal bumabad nun ha, pero hindi pa rin nakakuha ng kill. Interestingly, napaka-low scoring game nito nakikita natin. Yeah. 7-3, 13 minutes in, pero ubus na inhibitor dito ng BSB. May na-realize din pala ako, Tol. Yung mga panalo rin kasi talaga ng Omega, low-kill games low din talaga. Kaya rin pala ang baba nung ano nila. Nung KDA nila. KDA din pala talaga nila. Even on wins, no? Even on wins. Characterize po talaga yon sa Omega, the way they beat things here. Yeah, talaga ang nilang treating. So parang... So parang may pagka-parallel din yung ano, Bren tsaka Omega in terms of playstyle, no? That's right. Parang... Poke din, bawas din, then objective. Pero yung Bren, mas may DM. Yeah, man. Yung Bren, nakita niyo yung laban ng Omega. I believe naglaban na yung Bren at Omega. It was one of the... kung naalala mo, dun sa English conference, nung kinakas natin, sabi natin, weird kasi parang low action, pero ang intense pa rin. Kasi yung fact na nagpo-poke sila. Na may stand-off. Tatansyahan, may stand-off lagi. Stand-off na nangyayari lagi. That's yun yung ano eh. Tansyahan talaga. And you know eh, those are... very wise teams. Kapwa dito, nakakuha siya ng Popyang, pero sabay gulong palayo. There goes Curtsy. Very explosive. That is the play that you are looking for. Ang sino pa nahuli yung main core ng BSP. Ayun ay si Paring Drix. Welcome to MPL, Tol. Kapwa naman ang sumunod doon. Tapos si Ana will be receiving din lang ang flame shot. Pati yung aso dito ni Paring Hitman. At dito sa gitna, minion waves are coming down. Down for the top line din. Habang si Wilson binabody block lahat ng pwedeng ibatok sa lungsalo mula dito sa Omega. Feathered Airstrike will be dropped. Kumuha na talong dito si Cap. One point blank range. It doesn't matter. At least siguro mapigilan yung minion wave. This is still not gonna be push, pero may minion wave dun sa bandang baba. Yun na yun, mga tol. And this series closes in 2-0 para sa Omega.